Praise. Hallelujah. Praise God. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Maaari ba natin palapakan ng ating Panginoon? Thank you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you, Lord God. Amen. Praise God. Tayo umawit ng paunang awitin habang inihahanda natin ang buong sanctuary. Hallelujah, habang iniintay natin ang ating mga kapatid, no? So, akin pong iniimbitahan ang ating mga kapatid sa labas na pumasok na sa sanctuary. Amen, yung mga nasa taas para masimulan ang ating gawa ngayong umaga. Hallelujah. Thank you, Jesus. The Circuit Rider. Shoulder and a Bible in his hand. He told the prairie people of a blessed promised land as he went riding, singing alone. Leaning on the everlasting arm. Leaning on the everlasting arm. He preached the coming judgment of a fire and brimstone and a glorious sunset, and justified alone. Through the cross, the mountains, you could hear him sing his song as he went riding on. Power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power. Wonder-working power in the precious blood of the Lamb. His rifle's all dusty and it's hanging on the wall. His Bible's worn in dusty and it's seldom touched at all. But missions from his Bible will be the judgment day, for God's truth is marching on. Glory, glory, hallelujah, glory, glory. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Praise God. Amen. Glory to His name. Praise God. Tayo na, mga kapatid. Amen. Habang inaawit natin yung All I Want to Know Is Your Lord. Praise. Amen. Sambahin natin siya sa umagang ito. Amen. Habang pinaganda ko si Bar Ogie sa opening prayer natin, oh, damahin natin ang presensya ng ating Panginoon ngayong umaga. Thank you, Lord Jesus. Just the time I feel that I be in the mind of self. Hallelujah. Yes, Lord. Just the time I feel my mind's been bought, my worldly wealth. That's when the breeze begins to blow, I know the Spirit's call. Praise God. And all my worldly wanderings just melt into His love. We want to know You more, Lord. And oh, I want to know You more, deep within my soul.
to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart, to know your mind. Looking in your eyes stirs up within me cries that say I want to know you. Oh, I want to know you more. When my daily deeds ordinary really lost life and song, my heart begins to bleed sensitivity to Him is God. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Lord. A shattered soul, but the gentle arms of Jesus warm my hungry to behold. And oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart, to know your mind. Looking in your eyes stirs up within me cries that say I want to know you. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you. And oh, I want to know you more. Yabang desire nyo, mga kapatid. Hallelujah. To know Him. Yes, Lord. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, yes, Lord. Christ that say I want to know you. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you more. Purihin natin siya. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, bro. Let's all pray. Aming Ama, salamat po sa napakayamang biyaya mo, Panginoon. Kung paano kami nakakatayo ngayon ay dahil sa biyaya mo sa amin, Lord. Salamat hindi sa aming sarili, hindi sa aming ginawa o nagawa. Kung sabi ng salita, hindi sa tumatakbo o sa naglalasa, kundi sa iyo, Lord, na mayaman sa biyaya. Salamat, napili mo kami sa dinami-dami ng tao, Panginoon, para maglingkod sa iyo sa umagang ito. Pinapasalamatan ka namin. Hayaan mo maging Lord, kami mga masunurin mga anak, Panginoon. Patawad mo kami mga kapusan, Lord, ang aming mga kukulang sa iyo, ang mga kahinaan, ang mga kasalanan, Panginoon. Ayaw mo sa umagang ito, narito kami para magpuri sa iyo, Panginoon. O Lord, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagle, Lord. They shall run, not be weary. They shall walk, not faint. Lord, yun po kami, Ama. Salamat, Lord. Alam namin, Panginoon, may nilagay ka sa aming mga kaluluwa, mga tao, mga pinili mo, Panginoon, na may kapasidad, Lord, may mga kakayanan, Panginoon, para magtagumpay sa panahong ito. At Lord, pinapasalamatan namin dahil, Lord, ikaw po ito sa buhay namin, Ama. Kaya sa umagang ito, nagkapasalamat kami. Panginoon, tanggalin mo lahat ng dumi, Panginoon, sa daluyan ng pagkapala sa umagang ito.
Kung may nakita ko, Panginoon, sa bawat sa amin, linisin mo ito, Panginoon. Sa gayon, Panginoon, makapangusap ka especially sa bawat isa, Lord. Ama, napakahilid na ng panahon na pakaigsiin na. O Lord Jesus, Santo mo'y salamat. Ngayon sa umagang ito, ikaw po ang pinaka-special na bisita, Panginoon. Yun ang katotohanan, Panginoon, sa tinag-fellowship kami. Ang presensya mo ang kailangan namin. Wala nang iba, Panginoon. Ang makita ang bawat isa ay pinakamainam, Lord. Pero higit doon, Lord, ay ang presensya mo sa aming kalagitnaan. Ang pangungusap mong pananahan mong muli, Lord. Ang paghayag mo ng salita. Panginoon, sa umagang ito, pinapasa ilalim namin sa iyong presensya ang lugar na ito, Panginoon. Gawin namin, Lord, ang pinaka-best namin para sa paglilingkod sa iyo, Lord. Gawin namin ang pinakamainam, Panginoon, para may balik sa iyong kapurihan. Panginoon, paggalang ang Lord, ang paininig sa presensya mo. Sa tuwing dadako kami sa lugar na ito, Panginoon. O God, salamat, meron kami house of refuge, Lord. Na kung saan meron kami, Lord, meron kami hospital ng aming kaluluwa na sa tuwing, Lord, may karamdaman ito, may nararamdaman. Pupunta kami sa church, Lord, makakarinig kami ng salita sa iyong lingkod. Amo yung po pinakamahalaga sa amin, Lord. Kumari lang Wednesday, Sunday ang araw. Pero kailangan namin sundin ang araw. Pero salamat sa umagang ito. May pagkakataon kami maglingkod sa iyo, Panginoon. Aming hiling, Lord, lingapin mo ang aming mahandog sa umagang ito. Sunugin mo ng idugong nung iyong banal na apoy, Panginoon. Nang sagayon mo yung karapat-dapat kami. Salamat po. May you bless, Lord, ang mga kapatid namin nasa kansada pa. Ingat mo sila sa iba't ibang lugar. Churches, Lord, especially mga lingkod mo ngayon, equip mo sila ng Espiritu Santo. Salamat po. Mani ka ng parangal at pagsamba sa umagang ito. Dahil lahat ng ginagawa namin ay para sa iyo. Kapurihan lamang, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Praise God. Palapakatin mo sa pangating Panginoon. Amen. Hallelujah. At ating kamayan ang bawat isa, mga kapatid. Amen. Nagagalak tayo na makasama sila sa pananambahan ngayong umaga. Amen. Ang makita sila ay isang pagpapala, mga kapatid. No? Praise God. Ating ilapag ang ating alalahanin sa panan ng ating Panginoon. At ibigay natin ang lahat ng ating kalakasan, papuri pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Praise God. One time, may bisita si Brother Branham sa church niya, no? Pentecostal daw yun. Pentecostal denomination. Then, syempre, masyadong masayang umawit ang mga Pentecostal, mga kapatid, no? At may kung ano sa puso ni Brother Branham na nanghuhusga. Ano ba ang mga tao to? Bakit ganito sila umawit sa Panginoon? Pero nanalangin siya sa Panginoon. Sabi na ni Brother Branham, Lord, alisin mo ang panghuhusga sa aking puso. Hanggang sa namalayan niya, sa iyo lumuluntag na sa pag-aawit sa Panginoon. Amen. Gawin natin to ngayong umaga, mga kapatid. Hallelujah. Habang inaawit natin ang Jesus, hold my hand. Praise God. Amen. I traveled to this pilgrim land. There is a friend who walks with me. He leads me into the land. Incense the Christ of Calvary. Hallelujah. This would be my prayer. The Lord to help me to the best I can. For I need thy light to guide me daylight. Blessed Jesus, hold my hand. Jesus, hold my hand. Yes, Lord. For my hand. I need thee. I need in every hour. In every hour. Right through this pilgrim land. Praise God. Protect me by thy power. Hear my people plea. Oh, Lord. Look down in me. Look down on me when I kneel and pray. I know I'll meet you there. Blessed Jesus, hold my hand. Let me travel in the light divine that I may see.
the blessed way. Give me that I may fully died and sing redemption song someday. I will be a soldier brave and true and never burn. Take a stand. As I onward go, as I onward go, I live with the Pope. Blessed Jesus, hold my hand. Jesus, hold my hand. Oh, I need thee in every hour. Guide you this pilgrim land. Protect me by thy power. Oh Lord, look down on me. When I kneel in prayer, I know I'll meet you there. Blessed Jesus, hold my hand. When I wander through the valley, deep toward the sand of the sun, simply to the land of rest if I am proud. Have won. I have put my feet in the Lord that I may reach the golden strand. There's no other friend in whom we can defend. Hallelujah, there's in Jesus on the hand. Hold my hand. Jesus, hold my hand. Thank you, Lord. Oh, I need thee in every hour. Guide you this pilgrim land. Protect me by thy power. Oh Lord, look down on me. When I kneel and pray, I know I'll meet you there. Blessed Jesus, hold my hand. For the last time, Jesus, hold my hand. Sing it right. Jesus, hold my hand. Oh, I need thee in every hour. Land, protect me by thy power. Hear my people plea. Hallelujah. Oh Lord, look down on me. When I need a prayer, I know I'll meet you there. Say Jesus, hold my hand. When I need a prayer, when I kneel and pray, I know I'll meet you there. Blessed Jesus, hold my hand. Hallelujah! Thank you, Lord. Amen. Salamat sa Panginoon. Siya ang nakakapit sa atin, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Bilang pagsambang awit, amen, awitin natin to tender hand of Jehovah. Praise God. Ganyan kabiyaya ang ating Panginoon. Amen? Sabi nga ng isang kasulatan, hindi lang sa kamay tayo nilalagay ng Panginoon, no? Kundi sa kanyang mga bisig, sa kanyang shoulder, mga kapatid, no? Ganyan tayo iniingatan ng ating Panginoon. Hallelujah! Ganyang kamahal ng Diyos ang kanyang nobya, mga kapatid. At kayo yun. Praise God. Thank you, Jesus. Joseph lived a life of hurt and hatred. And even his own family brought
himpin. And when his brothers thought that he would surely seek revenge, he said, I have seen God's purpose now made plain. It was the tender hand of Jehovah. I look back and see he was always leading me. And what was meant for evil, God has used to show me his great love. I now understand the tender hand of Jehovah. Were killed and sown asunder, and it seemed that God had left his burial. But through it all, God had a plan. Little dead did that he would lead all of his children on back home. So how can I deny his hand of mercy? Hallelujah. Yes, Lord Jesus. When troubles came and didn't left no reason why, stand and say that everything has worked out for my good. He has all the answers to my life. Was the tender hand of Jehovah. I look back and see he was always leading me. Was meant for evil, God has used to show me his great love. I now understand the tender hand of Jehovah. It was the tender hand of Jehovah. Praise God.
It was I look back and see He was always leading me And was meant for me Show me His great love. I now understand the tender hand of Jehovah. Hallelujah. Praise God. Purihin natin ating Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Amen. Tayo mga kapuna, mga kapatid. Praise God. Amen. Hallelujah. At habang pinaghahanda natin si Brother Arnel sa Bible study ngayong umaga. Amen. Maribang awitin pa natin minsan yung Lord, I want to know you more. Habang tinatawagan natin siya. Praise God. Amen. Chorus lang. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you. To feel your heart, to know your mind. Brother, looking in your eyes. God, let's pray. Lord, Ama, salamat pong muli, Lord, sa umagang ito, Lord God. Here we are, Father. Salamat, Lord God, sa kayong pag-iingat sa amin sa buong linggo, Panginoon. Lord, we approach you, Lord God, Ama, sa umagang ito, sa salitang, Lord, aming pag-aaralan, Panginoon. May you give understanding, Panginoon. May you give revelation, Lord. At Lord, lahat ng mga makakapakinig nito, Lord God, Ama, ay Lord, bigyan mo sila ng biyaya na makaunawa, Lord, dahil ito isang sa napakaseryosong topic, Panginoon. And Lord God, tulungan mo kami, Ama. We humble ourselves, Lord, before you. Gamitin mo ako muli minsan pa, Lord. Ikaw na dakilang guro, Panginoon. Narito ako, Lord, na iyong damit, Panginoon. Ako iyong suot minsan pa, Lord, para makapag-ministry ka sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Ama, lahat ng mga alalahanin, lahat ng mga negatibong kaisipan, lahat ng mga prejudice, lahat ng mga bias, Panginoon, sa aming kaisipan, Lord, ay iyong tanggalin, Panginoon. At Lord, hayaan mong ang iyong salita, Lord, ay makapanood sa kaloob-looban ng aming kaluluwa, Panginoon. Lord, we commit everything into your hands for your glory. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, we pray. Amen. So, mga kapatid, magandang umaga. It's nice to see you. Nice to be back in the house of the Lord as we study the Word of God. So, just in an introduction, mga kapatid, before we discuss this topic, maganda, ito po kasi intended po talaga, kasi tayo mga old-timers, alam na natin to eh. Although marami pa rin sa atin sumasablay pagdating sa ganito. But this is really intended po para po doon sa mga baguhan sa pananampalataya. Kasi ho, yung nakasanayan nating gawi doon sa labas ay hanggang ngayon, hindi porket nasa message ka, ay nailabas na yon. So, if you'll actually take a process of cleansing by the blood, para mawala lahat yung mga bagay na gawin na sanlibutan. Para yung nasa church, mas malinis natin, mga kapatid. So, minsan kasi may mga misconceptions tayo, lalo kapag ang hilig natin magsasama sa kung kani-kanino mga tao, lalo mga hindi man nanampalataya. So yung gawin nila, yung kanilang ideology about sa mga bagay-bagay, minsan naaapektuhan tayo and we don't know it at nadadala natin sa iglesia. So, dito po sa ating pag-uusapan, mga kapatid, ito'y sincerong topic. Kaya ang ginawa ko,
Na-discuss na namin ito sa taas sa men's devotion. Ang ginawa ko lang ay dinagdagan ko siya ng konti kasi may mga bagay. Actually, hindi pa nga tapos yung slides. Lord willing, matapos natin hanggang 22. So meron tayong 8, meron tayong 15, hanggang 22. Kasi wala po kami ng 28. Aalis po kami. Now, we pray na matapos agad ito. Na makinig po kayo ng matama sapagkat ito'y kailangan talaga natin sa iglesia, mga kapatid. Kasi alam nyo ho, ang topic na ito, bigyan ko na kayo ng titulo, this is about marriage and divorce. Ito yung isa sa mga pinakamasalimuot na question sa time ni Lord Jesus Christ. 'Di ba? Ito yung pinakamahirap na tanong na or na issue noon sa time nila kasi may ibang binigay si Moses, may ibang binigay si Lord, may ibang binanggit si Brother Branham. So, kailangan tingnan natin, balansehin natin kasi syempre kapag may Espiritu Santo ka, you don't want to live na mali sa harap ng Panginoon. You want to be always corrected before God. So, yun po ang ating pag-uusapan, mga kapatid. I ask Pastor Ray, pinakita ko yung slides ko, at sinabi niya kanina, okay yung ano mo, wala akong objection. So, meaning to say, we are in agreement regarding this. Now, sa mga nandito po, na believers, na hindi nyo kinikilalang home church ito, intindihin nyo lang yung doktrina namin. Okay po? Sana wag itong lumabas sa parang, ano ba naman yung doktrina nila? Sa amin po ito. And this is based on the Word of God, so sana po ay maintindihan nyo po. Okay, and may mga babanggitin po akong terminolohiya. Kasi may mga mababanggit. Pag pinag-usapan natin ang kasal, alam nyo na yon. May mga mababanggit, meron pa mga lesser than 18 years old dito? Sige, ganito lang ako. Yung terminologies na gagamitin ko, scientific. Yan, scientific na lang. Kasi, minsan kasi, pinagtatalunan namin sa linguistics yan eh. Bakit ganon? Kapag yung mga bagay, in English mo, hindi ka gano'ng affected. Pero pag tinagalog mo ang sagwa, di ba? So hindi ko tatagalugin. I-Englishin ko or it's going to be scientific. Pag sinabi ko tatlong letra, alam nyo na yon. Okay. Tatlong letra o kaya copulation. You know what copulation is? It's a process of reproduction. Okay. So ganoon na lang ha. Para para mas maging maayos yung ating usapin. Kasi ito nga ay napakasensitibo ang topic. And okay, so mga kapatid, ang ating pag-uusapan ay ito. Yan, Marriage and Divorce 101. Ulitin ko lang mga kapatid ha, dadalin ko kayo sa destination hanggang doon lang sa main road. Ha? Sa main road lang po ako. Kasi baka ipasok ko sa iskinita, magasgasan yung kotse. So yung mula doon sa iskinita, bahala na si Pastor Ray sa inyo kasi yung relasyon kasi mga kapatid, it's complicated minsan. So yung mga complicated, kausapin nyo si Pastor Ray. Okay, kung kinikilala nyo yung home church ito, so dapat kilala nyo rin kung sino yung pastor nyo. Sino yung pastor nyo? Okay, sino yung head pastor nyo? Yon, very good. Yan ang gusto ko sa mga estudyante. Okay, so now, ating subtitle mga kapatid ay Types, Shadows, and Reality. I-explain ko dito mga kapatid kung ano yung nangyari sa Old Testament, bakit ganon yung binigay ni Moses, iba yung binigay ni Lord Jesus Christ, tas may konting modification, may konting pagbabago ng konti sa binanggit ni Brother Branham after nang makipag-deal doon sa bundok mga kapatid, if you remember that. Kasi nga, marami kasing mga tao na nagpapadala masyado sa damdamin. And the moment na madala tayo ng damdamin na ito, mga kapatid, minsan we go against the word just to follow yung feeling natin. Okay, now, sige, simulan na natin, mga kapatid. Okay, so I mentioned this before sa inyo. Sabi dyan, almost every journey leads to marriage. Halos lahat, or halos bawat paglalakbay, ay humahantong sa kasalan. Tinanggan natin. So, tandaan nyo, merong point of origin yan. Walang relasyon na hindi nagsimula.
Walang relasyon na. Siguro minsan nagkakita lang kayo sa camp meeting or sa youth camp, and then doon nagsimula, nagka-chat lang. Ganun yan. Now, point of origin. Okay, next. Meron niyang, sige te. Yan. Meron disyerto ang bawat relasyon. Okay, may disyerto yan. Nasa disyerto, doon maraming ahas. No? May mga mapapait doon na tubig minsan. Okay, next. May Kadesh Barnea din doon. Kadesh Barnea, yan yung time na kailangan mo magdesisyon. Ano ba? Ano ba, be? 10 years na tayo, hindi pa rin tayo nagpapakasal. Yung mga sumunod sa atin, kinasal na tayo, hindi pa rin. Ano ba? Magdesisyon ka na, be? Iyon. Okay? Kadesh Barnea is a time of decision. Next. Marriage. Kasi kapag lumagpas ka ng Kadesh Barnea, saka ka lang papasok sa kasal. Kasi hindi na ako pwedeng hindi na ako pwedeng gabihin ng fellowship. Tsaka ito ganyan, mahalang gatas. Tapos mag-aano ko ng pupo ni baby. Ang daming konsiderasyon. But pag nakalagpas ka sa Kadesh Barnea, then you have your war. hindi yan happily ever after. Alam nyo po, wala pong happily ever after sa lupa. Kasi imperfect po ang kasal dito. Ang happily ever after po, totoo yon. Pero hindi sa buhay na ito. Ang happily ever after ay doon po sa eternity. Sure yun. Eternal eh. Eternal na yun, mga kapatid. Next. Now, ito yung kay Lord Jesus Christ sa journey, mga kapatid. Meron siyang point of origin, di ba? And then, meron din siyang disyerto sa buhay niya. Next. Meron siyang Kadesh Barnea, mga kapatid. Actually, yung Kadesh Barnea, sabi ni Brother Branham, it's Calvary. But you know, there's no Calvary kung walang nangyaring Getsemani. Dahil doon, mga kapatid, doon siya nag-decide. Ang hirap nun, ha? Doon siya nag-decide, mga kapatid, kung papakasalan ka ba niya o hindi. Kasi pwede, mga kapatid, na nag-walk away na lang siya from Getsemani, mga kapatid. At hiningi niya na lang kay Satanas. Nakita niya kasi, minsan gagawin gagawin mo. Do you believe that Christ was a prophet? He was. He was the prophet, or he is the prophets of all, the prophet of all the prophets. So he saw kung ano mangyayari. Nakita niya, mga kapatid, minsan ikakahiya natin siya. Nakita niya na magkakamali tayo, mga kapatid, at imperfect tayo, ganon. He saw those things and he decided, am I going to marry this church? But he did. He didn't have to do it, but he did. Praise God. Now, mga kapatid, after ng Kadesh Barnea ni Lord, susunod yan ay kasal. Kailan nangyari? Acts chapter 2 and is continuing right now. Next. Young people's journey, mga kapatid. So you see, there are types about isa mga yan. Tignan natin ang journey ng young people. So may point of origin kayo. Meron ding, sige, desert. Meron ding kayong Kadesh Barnea. Kaya kasi minsan, mga kapatid, may mga pagkakataon sa relasyon na parang, be, tutuloy pa ba natin to? Kasi gito ganyan eh. Gito ganyan, daming reason. Alam niyo, lalaki, pag hindi kayo mahal, ang daming reason. Ang daming reason yan. Yes, naniniwala kayo ron? Ang daming kung ano nagbabatong reason yan. Kaya lang, yung reason kasi na yun, mga kapatid, is those are scapegoats. But if you really love her, you move on. Diba? Okay. Now, sa Kadesh Barnea ng relationship ng mga young people, mga kapatid, it's either a stop or a perpetuation of relationship, pagpapatuloy ng relasyon. So, ito yung pinakamahirap dyan, mga kapatid. Kasi pag ito nalagpasan, ito na yung kasunod. Yan ang kasunod niyan. Okay, tinan natin yung mga isalakad naman natin, mga kapatid. Sa believers, sa message believers journey, meron tayong point of origin. 'Di ba? Next. Meron din tayong disyerto. Meron ba kayong disyerto sa buhay niyo sa araw-araw? Yes, meron. May mga tinik tayo sa laman. 'Di ba? Next. Meron din tayong Kadesh Barnea.
Maglilingkod ba ako sa Panginoon o tatalikod na lang ako? It's for us to decide. Next. Meron din tayong kasal. The moment malagpasan mo lahat yon, then you're married to Christ. And your name is not your name anymore. Your name is Mrs. Jesus Christ. You see, it's all in types. Next. Sabi dyan, mga kapatid, Proverbs chapter 4, verse 23, keep thy heart with all diligence, ingatan mo raw yung iyong puso ng buong pag-iingat, for out of it are the issues of life. Kasi, ang isa sa mga reason, mga kapatid, kung bakit nalalabag natin ang Word of God, kasi nagre-reason out tayo. Kaya tayo nagre-reason out kasi gusto nating pahalagahan pa rin yung damdamin natin bilang tao. Nasa laman pa kasi. Ngayon, kapag ka, yung damdamin natin bilang tao ay nag-over siya doon sa willingness natin na sumunod sa Word of God, doon tayo nagkakamali. Doon tayo nagkakasala. Nakuha niyo po? Kaya nga sabi, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Yung mga issues na yan, mga kapatid, dyan ang misa na nagiging dahilan kung bakit kakain na kami sa taas ang tagal ni Pastor Ray. Kasi may kina-counsel. Yan, isa sa mga yon. Isa lang. Sige, next. Okay. Ito. Andi, alam ko magtatanong kayo, lalo pag nabasa nyo yung itong scripture na ito. Sabi dyan, Deuteronomy chapter 24 verse 1, when a man hath taken a wife, kung ang isang lalaki ay mag-asawa at pakasalan siya, and it came to pass, or it come to pass that she find no favor in his eyes. Parang siguro hindi siguro masaya ang lalaki sa kanya, ganyan, di ba? Because he had found some uncleanness in her, siguro merong gawi itong babae na ito na hindi naman siya ano, pero minsan medyo may makausap lang na ano eh, na ibang lalaki siguro, medyo madaling, alam nyo na, madaling mag F-L-I-N-G. Nakuha nyo? Medyo, ang hirap kasing banggitin sa Tagalog eh. Alam nyo na yon, you know what I mean, di ba? May makausap lang na ibang lalaki, letter M. Yan. Sabi dyan, then, let her write a bill of divorcement. So, dito may bill of divorce. Dito sa Deuteronomy. Kaya nga, no wonder ang Amerika nag-base dito saka sila gumawa ng doctrine ng kanilang batas na divorce. Then let him write her a bill of divorcement and give it in her hand and send her out of his house. So, bawa, ayaw na ng lalaki sa babae, gawa siya ng kasulatan ng divorce, divorsyado itong babae na to, inihiwalay, kumbaga. Tapos paalis niya na sa bahay niya. Yun ang setup ng Deuteronomy. Okay, next. Now, uncleanness. Itong uncleanness na binabanggit dyan, mga kapatid, ito yan. Nakedness, siguro, ano, talagang, anong tawag dyan, mga kapatid, yung makapagdamit talagang kontodo, nakalitaw na, di ba? Now, alam nyo kung bakit tinawag na ang Laodicea? Laodicea is about women, di ba? Ang Laodicea, tinawag siyang poor kasi, mga kapatid, malalaman mo talaga na poor ang Laodicea. Kinakapos ng tela. Oo, poor talaga sila, mga kapatid. Yung buhok nila ang iikli. Parang, tingnan nyo, bakit kayo ang haba ng buhok nyo? Kasi may pambili kayong shampoo. Mayamang kayo eh. Sila poor. Kinakapos ng tela, mga kapatid. Misa nga, sa sobrang kakapusan, nakalitaw dito. Minsan dito. Tataka ko, ganda naman. Manghaba dito, tapos meron dito. Kinakapos. Mahirap talaga sila, mga kapatid. Kayo, pinagyaman kayo ng biyaya ng Panginoon. Next. Implying shameful exposure. Siguro mahilig siya magpakita ng flesh, di ba? Yan yun. Next. Nakedness. Or maharot, excuse me for the term. Ano bang English nun? Medyo ano siya, medyo flirty. Flirty na lang, para ano. Yan, sige, ganon. Next. Exposed, undefended. Sabihin, hindi nagagwardya.
ng kanyang ari-arian. Ba? Iyon ang ibig sabihin itong uncleanness. Ito yung sinasabi ni Moses na kapag ka ganito, na ito yung reason, halimbawa, bigyan niya ng bill of divorce. Okay. Next. Now, halimbawa, binigyan niya na ng bill of divorce yung babae. When she is departed out of his house, umalis sa bahay, tinan niyo yung provision natin, tinan niyo yung kulay pula. Dinivorce siya, di ba? Okay. She may go. Pwede. Kaninong provision to? Kay Lord. Tinan niyo ha, provision ni Lord to para sa Old Testament. Linawin ko lang, provision ito ni Lord para sa Old Testament, hindi sa New. Kasi pagdating ng New, new things have been declared na. Pagdating ng New Testament. She may go, pwede siyang maging asawa ng ibang lalaki. Nagkakasala ba siya rito? No, it's a provision of the Lord. Para sa Old Testament, not for our day. Klaro? Okay, next. And if the latter husband hate her, yung second husband niya, ayaw sa kanya, and write her a bill of divorcement, hiniwalay din siya nung yung pangat ni second husband. Hiniwalay din siya. Kasi siguro, hindi siya nagbago. Ganun talaga pa rin, di ba? Binigay pa rin siya ng divorcement. And giveth it her in her hand, and sendeth her out of his house, or if the latter husband die, which took her to be his wife, so siguro, binigay siya ng bill of divorcement, o kaya naman, yung pangalawang asawa niya, namatay. Next. Sabi dyan, her former husband, yung unang asawa niya, nag-divorce sa kanya, which sent her away, nagpalayo sa kanya, may not take her again to be his wife. Hindi ka na pwedeng bumalik sa nakaraan mo. Nakuha nyo? Ito yung rule na yon sa Old Testament. Next. Bakit? Kasi ang babae nadidefile. When you say nadidefile, nadudumihan. Nawawasak ang pagkatao. Now, it's actually not a good comparison, mga kapatid. Pero, ang babae, mga kapatid, parang ganito yan. I hope you're not offended by this, but this is actually the truth. Ang babae, mga kapatid, parang kotse, nagdi-depreciate ng value yan. Maliban na lang, kung yung nakakuha sa kanya, ia-upgrade pa siya at pagyayamanin yung value niya. Pero ang babae, in the natural sense, siya po ay nagdi-depreciate. Dito, palagay nyo, nag-depreciate siya, di ba? Yes, nag-depreciate yung babae. Sabi dyan, and after that she is defiled, pagka nadumihan na siya, for that is abomination before the Lord. So, hindi siya pwedeng bumalik doon sa kanyang unang asawa. Next. Thou shall not cause the land to sin. Ah, kasalanan pala yun. Sa time nila, which the Lord thy God giveth thee for an inheritance. Next. Okay, illustrate natin mga kapatid. Yung kanina, papakita ko sa inyo in illustration para mas maintindihan natin. Wait lang, inom lang ako. Okay. Sa provisions of the law, natinan nyo ang biyaya ng Panginoon. Law yan, pero may provision. Di ba? Provisions of the law under Deuteronomy 24, ganito po. Ito si... Sige, next mo lang. Ito yung unang asawa. Nasa kanan, tama. Ito nandito, ito yung kanyang pangalawang asawa. Okay, next. Ayun yung misis niya, yung asawa niya. Okay, next. So, original or former husband, ito yung babae, ito yung second or yung latter husband. Okay. Now, sabi, kapag kayong dinivorce, napunta rito sa second husband. Okay. Okay yan, walang problema.
walang problema. Diba? According to the provision ng Deuteronomy 24. Pero, dinivorce siya, bumalik siya dun sa una. That's a no-no. That's where they sin. Okay. Again, this is part of the Old Testament which doesn't apply in our day kasi ito ay tipo lang. Ito ay anino ng tunay na bagay na darating. Okay, next. Magnified or revised version. Kailan dumating yan? Provision ng New Testament. Tingnan natin mga kapatid. Sa Matthew chapter 19 verse 3, sabi ni, ang nangyari dyan, ganito. Ito kasi mga Pharisees, alam nyo naman, kapag naiingit sila sa ministry nung propeta dumating, ang dami nilang ginagawa. See? Now the Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, is it lawful? Makatarungan ba o matuwid ba na ang lalaki ay ihiwalay ang kanyang asawa? Tingnan nyo yung sinabi, for every cause, sa bawat kadahilanan. Look at the question. Makatarungan ba na yung lalaki ay ihiwalay ang kanyang asawang babae sa bawat dahilan? Halimbawa, hindi ka lang sinunod, ihiwalay mo. Halimbawa, hindi lang nagluto, ihiwalay mo na. Hindi lang naligo, ihiwalay mo na. Sa bawat dahilan, yun ang ano nila, di ba? That's the question. Di ba? Now, ito yung tanong. Let's look at the answer of the Lord. Sa 19:4, sabi dyan, and he answered and said unto them, have you not read? Hindi mo nyo ba nabasa? That he which made them at the beginning made them male and female. Okay, next. And he said, for this cause shall a man leave father and mother and shall cleave unto his wife. O, tinan mo, Bar Arnel, yan si Lord Jesus yung sabi. Kaya dapat, ikaw, kung nasaan yung asawang babae, doon ka. Wrong. Hindi sinabi na pumunta kayo sa poder ng babae. But, kailangan humiwalay kayo after ng kasal. And start your own. Diba? In-explain ko na sa inyo yan. And they twain shall be one flesh. Okay. Next. Ito yung original plan kasi. Now, sa 6. Wherefore, they are no more twain. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag ka magkaiba kayo ng churches, na ikasal ka doon sa asawa mo lalaki na taga-ibang church, kung taga-eba ka, bye-bye. Pwede ka bumalik-balik dito, kaya lang hindi na ito ang home church mo, te. Doon na sa, mahal mo eh. Wala tayong magagawa eh. Ikaw naman nagmamahal, di naman kami. Bahala ka magsuot ng damit mo. Diba? Ganun ang kasal, mga kapatid. Ganun ang relationship. So, kung mahal mo, ito yung church mo, taga doon siya, magtyaga ka. Mahal mo eh. Diba? Ganun yun. That's being subject to your husband. And that's the word. The moment you become married, you become one. And who is the head? The woman? No. The man. Kaya kung nasa yung lalaki, kung sa pumunta yung ulo, susunod yung katawan. Ang katawan ay ang babae. Kasama na yung liig dyan. Diba? Okay. So, what therefore God hath joined together? Kung ano yung pinagsama ng Panginoon, huwag ngang maglalagay ang sino mang tao ng harang dito, ng division dito. Hindi sila pwedeng paghiwalay ng tao. Diba? Ito yun, napakalinaw. Ito yung original plan ni Lord. Now, next. They say unto him, kung ganon, ay original plan pala ni Lord yan eh, bakit si Moses hinayaan, or why did Moses command to give a writing of divorcement? Kung ganon pala, bakit si Moses, tinan nyo humahanap ng butas itong mga to, bakit si Moses nagbigay ng writing of divorcement kung yung pala yung original plan? Kumbaga, yung binanggit natin sa 19:6, yun yung original will ni Lord, perfect will ni Lord. Yung binigay ni Moses, it's just a permissive will. Permissive siya. And to put her away. Permissive will tong binabanggit nila. Next, tira natin. He said unto them, Moses, because of the hardness of your hearts,
dahil sa katigasan ng inyong mga puso. Sinama pa yung mga Pharisee. Patigas din ang puso nyo kasi. Of your heart, suffered you to put away your wives. But, from the beginning, it wasn't so. So you see, kailangan nating bumalik kasi doon sa beginning. Hindi tayo pwedeng, kasi yun ang nangyayari mga kapatid. And this also happens in message. Sa katigasan ng puso ng mga believers, yung original plan na sana binanggit ni Brother Branham, nagkakaroon tayo ng mga segue. Nagkakaroon tayo ng mga, kasi ito yung reasoning, ito ganyan. Kaya lang mga kapatid, from the beginning it wasn't so. Kaya natin mag-stick dito mga kapatid. Next. Now, Matthew 19 verse 9. And I say unto you, whosoever, sino man, shall put away his wife, except it be for fornication. Now, i-discuss natin later yan, kung loobi ni Lord, kung may time pa. Yung pinagkaiba niyan. Except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery. Alisin niyo muna yung kulay pula dyan. Basahin natin diretso hanggang sa kulay asul. And I say unto you, whosoever shall put away his wife and shall marry another committeth adultery. Provision of the law, except it be for fornication. Yun lang ang grounds para ihiwalay mo ang asawa mo. Yun lang, walang ibang grounds. Walang ibang grounds mga kapatid. Now, question. Oh, sige, diretso tayo. And whoso marrieth her, sino mag-asawa sa kanya or magpakasal sa kanya, which is put away, doth commit adultery. So hiniwalay niya yung asawa niya sa New Testament kung sino yung, halimbawa, hindi naman talaga fornication yung ano, maski fornication pa yan mga kapatid. Hiniwalay niya yung asawa niya, yung makikipag-asawa doon sa babae na yon na separated because of fornication, nagko-commit ng adultery. Komplikado, no? Next. Now, sige, babawang muna saglit. Tandaan nyo, kasi yung kabila, yung kanina, bago yan. Anong nangyari, mga kapatid? Tinan nyo yung pagkasabi, and whoso marrieth her, which is put away, doth commit adultery. Sobrang komplikado nito, mga kapatid. Kaya pag tinignan mo sa message si saglit, sa Matthew chapter 19, verse 10, ito yung sinabi ng mga alagad. Komplikado masyado kasi. Yan, Matthew chapter 19, verse 10. His disciples, pagkasabi niya nung 9, kasi taas mo saglit para makita nila. Sa 9, okay, ito yung binanggit, di ba? Pagdating sa 10, sa verse 10, his disciples say unto him, if the case of the man be so with his wife, it is not good to marry. Komplikado kasi mga kapatid. Kasi alam nyo, kailangan intindihin nyo yung makeup ng babae. Iba rin yung makeup ng lalaki. May nag-post nga sa Facebook niyan, yung lalaki raw, para maintindihan mo, isang libro lang. Yung babae, kailangan mag-thesis. Sa sobrang, kailangan intindihin mo sila kasi may pagkakomplikado ang pagkakagawa ng babae. Hindi sila original product. Sila by-product. Kaya nangyayari mga kapatid, kapag kasumahod ka, hihingi yan. Kasi, bigyan mo ako para may pambay product. Bibili ng product. Diba? Ganon nangyayari. Kasi sila by product eh. Ganon yan eh. I'm not belittling you sisters. Sinasabi ko lang yung realidad ng buhay. Diba? Kaya nga sabi ni Peter, i-deal nyo sila na para silang mga babasaging, anong tawag nito? Vessel, mga mahinang sisidlan. May research pa nga eh, yung lalaki nagsasalita based dito. Yung babae nagsasalita based dito kung ano na lang ang masabi. Lagi na kayo buong maghapon na kayo magkasama niyan eh. Bumigay na yata isa sa inyo eh. Halimbawa, nakipag-fellowship ka, 'di ba? Sa lalaki yung kasama mo ha. Maski lalaki pinagsisilosan. May ganoon, hindi naman lahat. May mga babae nakakaintindi sa ganoon. Pero may mga babae, lalo pag dalawa lang kayo magkasama buong maghapon,
Iba na yung tumatakbo sa kanila niyan. Mukhang maghapon na kayo. Eh, siyempre kasi ang babae, mga kayo, parang mga bulaklak yan na kailangan mo din idilig-diligan. Kailangan sinasabihan mo ng I love you. Wag na. Doon lang tayo. Doon yun eh. Now, pagdating yung, so pagka wala kang time, puro lalaki ang kasama mo, bumigay ka na yata. Diba? Pero hindi ganun. Alam nyo kasi kayo mga lalaki, mga kapatid, kailangan namin ng fellowship sa kapwa lalaki. Kasi may mga bagay na nakatutunan kami sa isa't isa. Diba? Tama yun. Stop muna tayo dito mga kapatid. Walang time eh. Okay, tayo po tayo mga kapatid. Praise God. Praise God. So, ingatan nga natin ang ating mga puso sapagkat ang issue ng buhay ay dito nagmumula. So let's just sing that song, I Give You My Heart Today. Praise God. I give you my heart today. I give you my spirit. I surrender my will, dear Lord, to you. God bless. Oh, sorry.